Yan ang biwa, ang isang tututo. And God was pleased. Ito lang ako yung iliwan sa palagi at kamay ko sa'yo. Okay. So number one, God is fair. He is not partial. Number two, not only that God is fair, but God is also a fair judge. Kasi rin sa Ginoo, hindi kita maging judge na may evil motive. Kapag ito ang motibo sa Ginoo, sa tanan niya na ginihimo, He is moved with compassion, He is moved with love. Ang nagatulod sa iya, nagakumpar sa iya na maghimo sa isang kabutang because of His love and of His compassion. The Bible said that Jesus is moved, was moved with compassion. Ano ang compassion? Pagpalangga na may simbong na kaluoy. Ano na ang compassion? Kung ang muna galing nagatulod sa aton, ang laban nagapropel sa aton, magiging balansin kita. So any motivation aton, dapat ang motivation aton is love. Hindi lang makapag-take advantage. Kaya nga, kapalo ka mo, once we take advantage, siling sa Bible, ano ang aton talaksan, itakos na sa aton. Once na nag-take advantage ka, somebody will take advantage of you that they will come. What you sow, you reap. Pag nagtanong ka sa hangin, siling sa Hosea 8:7, ano ang iwan mo? Bagyo. When a man sow wind, he will reap a whirlwind. Hindi lang ganiya bagyo, kung hindi? Whirlwind. In other words, kamay ang tinanong, dako ang ato niya ang ihon. Pag nagtanong kita sa pag-take advantage, dako ang iti-take advantage sa ato. So, God is fair. God is a just or fair judge. Are you with me? Now, ang pamangkot. Papaano natin malikawan na hindi kita maging partial? Ano ang pamaagi in order for us to be protected na hindi kita maging partial sa iba? It is written in verse 8. Tulungan nyo ba sa verse 8? Kinsulagda ni James. Sila niya rin, oh. If you fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. The only thing lang gali niya makakapag-prevent sa aton, na magpo-protect sa aton, na hindi kita maging partial, is loving our neighbor as we love ourselves. Pagpalangga mo gali, ang isip mo katabo, parihas ang pagpalangga sa iyong mabalingon, then, mapoprotectional ka sa nilalawag na partiality. And you will not be guilty. Sila sa Ginoon. Once ikaw ay matubang sa Ginoon, sila ka Lord, naging fair. Hindi ako naging bias. By the way, nakabati pala ako sa citizen charter. Kapalo ka mo sa citizen charter? Ang citizen charter gali, sa kada government offices na ginagawaran naton sa ano, sa mga papeles naton, dapat gali may citizen charter sila. Ang citizen charter, ginagutan dito kung pila ka minuto magwa ang imong papeles. Kaya usually, ang muna nakalatabo, pag maggawad kita sa aton mga papeles, kapag ka may bilog ganit na kaupon ang iba, is a, nag-abot sila upto na number one pa sila sa listahan. Pero sa citizen charter, tandaan nyo na, tanawin nyo sa kada government offices na ito, dapat may citizen charter, law na na sa Pilipinas, privilegio na nato. Na nag-aspect nila, kung magkuha ka sa birth certificate, nila kaminuto mo makukuha. May mga steps dira kung nanon mo o mapalandi ka ng mga angkot para mapadasig ang imo pagkuha sa mga papeles. And if they will not do
that, then, ipwede ka tayo na makadimand sa kanyang rights. Titilinga lang sa Pilipinas na mo impartiality. Because of the absence of loving our neighbor as ourselves. So, kung ina siya, ma-institute lang, diri sa mga tao sa, diri sa Iloilo, na we love each other as we love ourselves, then wala kang damor, wala kang trabaho, sino mo ibigay siguro, no? Wala kang trabaho na siguro mga pulis, no? Na, if we love our neighbor as ourselves, wala na sa mga awat mo. Are you with me? Wala na siya mamuhunda because you love your neighbor as yourself. Kung palangga mo isang katao, kawatan mo. Kung palangga mo isang katao, putigan mo. Kung palangga mo isang katao, patsyon mo. Doon tulungan mo na sa atin nagkakulat ako sa mga balita sa mo, hindi na safe ang tao sa Lord Balay. Because of the absence of love. That's why si Ling, ni James, if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressor. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Alright. So, iko-conclude natin ang ating mga insights na. Nakita ko na bangot ang tao na nagatulog sa pansagwa. Bangot ang mga tao na nagatulog na nagahatagpabo sa mga tao na matahong sa pansagwa. Usually, madamo ang luya na mag-pretend na may kwartaman. Because sa treatment and the desire. Pero ang ako ng Ray, let's fill our heart with the love of God. Kaya, do you know na ang nakaka-fulfill lang sa bilog ng kasuhan ay ang mga tao na punta sa mga. And you can obey God's instruction eh, hindi kita maging partial kung punta ang atatang kasuhan sa mga. At sila, saan tinunan na natin last week? Let's be doers of the word and not hearers only. Pagwa na ito, let's practice what we heard sa sinihan. Let's go. Have you ever experienced nga, naka-experience siya na nabitima ka mo sa partiality. It's time for you na mag-let go sa mga nakitabo para ma-set free ka mo sa mga balatsyagon na nagapatikasa at ito mga talipuso. Ang mga utod ni Joseph, nagtanong sila sa hatred and anger sa ito ng ipusuhan. And eventually, it lead them to betray Joseph. It lead them to do something na hindi maayo. If your heart are filled with anger, hatred because of partiality, it might be na sa imo pala ng pamilya, hindi ka na napapakuran. You release yourself by releasing these people na naghimo sa iyo sa hindi kaya. And allow yourself this afternoon to be filled with the love of God. And that kind of love will release you to become a person na hiluway sa tanang niya kabukatan sa dating usuan. So let's allow ourselves to be filled with the love of God as we can.
let go ang mga tao na nag-being partial sa inyo. O it might be na mga tao na may mga nag-loib sa inyo. Kaya, they say yes, but they mean no. May mga tao kaysa ka nag-take advantage sa inyo. But you must let them go, set them free so that you will be set free. And be filled with the love of God. And you know, the most joyful person in the world are not people who have gained millions, but the person who have come up to the level of being full of the love of God. That's a very satisfied person. When you are in love, wala ka nag-care sa imong mga benefit. Nag-care ka kung ano ang imong mga isa-serve sa iyo. Lord, I come to you.